Ano ang pinakamadaling gamot at solusyon sa mabahong hininga? Bakit mabaho ang hininga ko? At ano ang dapat kong gawin para mawala ang bad breath ko? Ito ang kalimitang tanong ng marami sa kanilang sarili. Ang bad breath o ang tinatawag na halitosis ay ang pagkakaroon ng masamang amoy ng hininga o bunganga. Paminsan-minsan, panandalian lamang ang bad breath, ngunit maaari din itong magtuloy-tuloy sa matagal na panahon. Nakakahiyang kondisyon ito para sa mga apektado at maaari ding magdulot ng pagkabalisa para sa iba. Kapag hindi maganda ang pag-aalaga sa ngipin ng isang tao, nagre-resulta ito sa bad breath. May mga pagkain din na nagdudulot ng di magandang amoy ng hininga at may mga karamdamang nagdudulot din ito. Maraming mga nabibiling mouthwash, gums at mints para lutasan ang amoy ng hininga. Ngunit ito ay may pang panandalian lamang at hindi nito tinatanggal ang tunay na dahilan ng bad breath. Pag-uusapan natin sa videong ito ang mga pinakamadaling gamot at solusyon sa mabahong hininga. Paano ko nga ba malalaman kung mabaho ang hininga ko? Magkakaiba at depende sa dahilan ang pagkakaroon ng mabahong hininga, tulad ng kulang sa pag-alaga ng ngipin at gum diseases. May mga taong di nakahalata na masama na pala ang amoy ng kanilang hininga. At may iba naman na sobrang nag-aalala sa amoy nito kahit wala naman silang bad breath. Kadalasan, ibang tao pa ang unang nakakahalata ng bad breath. May mga prangka na sinasabi ito sa taong apektado, ngunit kadalasan ay dumidistansya na lamang sila. Siyempre, ang pinakanakahahalatang sintomas ng bad breath ay ang pagkakaroon ng hindi magandang amoy mula sa bibig o hininga. Narito ang iba pang mga karagdagang sintomas ng bad breath. Hindi magandang panlasa o pagbabago sa panlasa. Nanuno yung bibig. Pagkakaroon ng coating sa dila o nakadikit na dumi, bakterya o dead cells sa dila. Ano ang mga sanhi at dahilan ng bad breath? Marami ang mga posibleng dahilan na nagdudulot ng masamang amoy ng hininga. Ang ilan sa mga dahilan ay ang mga sumusunod. Pagkain. Pangunahing dahilan ng masamang amoy mula sa bibig ay ang kinain na kumapit sa bunganga. Ang mga pagkain kagaya ng bawang, sibuyas, maanghang na pagkain, mga exotic spices, kagaya ng curry, mga ibang klase ng keso, at gulay ay maaaring mag-iwan ng amoy sa bibig at magdulot ng bad breath. Kadalasan, pang mabilisang pangangamoy lamang ang dulot nito. Ngunit ang nanguyang pagkain ay maaaring sumingit sa mga ngipin na nagpaparami ng bakterya sa bibig. Ang pagdami ng bakteryang ito ang nagdudulot ng bad breath. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng masamang amoy ng bibig at hininga. Maaari din itong magdulot ng gum disease o sakit sa gilagid. Alam mo ba na ang paninigarilyo at pagnguya ng tabako ay hindi lang nagdudulot ng maruming mantsa sa bibig, kundi ito rin ay maaaring maging dahilan ng mabahong hininga. Dagdag pa rito, nakakabawas din ito ng kakayahan mong malasahan ang masarap na mga pagkain. Kakulangan sa pag-aalaga ng ngipin. Kapag hindi nagsisipilyo at floss araw-araw, ang mga naiwang pagkain sa bibig ay mabubulok at magdudulot ng masamang amoy. Ang kakulangan sa dental hygiene ay nagdudulot din ng amoy sa plaque. Ang plaque naman o bakterya sa ngipin ay nagdudulot ng gum disease na dahilan din ng bad breath. Maaari din pagmula ng bad breath ang hindi nalilinis na dila, postiso at braces na maaaring tirahan ng bakterya. Sa madaling salita, ang hindi malinis na bibig ay nagdudulot ng bad breath. Nanuno yung bibig. Ang panunuyo ng bibig ay nagdudulot ng pagbaba ng produksyon ng laway na maaaring magdulot ng bad breath. Dahil tumutulong ang laway na linisin ang bibig mula sa mga naiiwang pagkain. Ang morning breath ay dulot din ng pagbaba ng produksyon ng laway sa tuwing natutulog. Impeksyon sa bibig. Ang bad breath mula sa impeksyon ay maaaring dulot ng oral surgery kagaya ng pagbunot sa ngipin o mula sa tooth decay, gum disease, tulad ng gingivitis o pagdugo ng gilagid at iba pa. Mga gamot. May mga gamot tulad ng antihistamine at diuretics na nagdudulot ng bad breath mula sa panunuyo ng bibig. Mga ibang karamdaman.
Ang mga karamdaman kagaya ng cancer at metabolic disorder ay nagdudulot ng katangi-tanging amoy ng hininga mula sa chemical na kanilang nilalabas. Halimbawa, ang pag-reflux ng stomach acid na dulot ng gastroesophageal reflux disease ay nauugnay din sa bad breath. Maaaring galing pa sa ilong ang mabahong hininga kapag sinisipon ang isang tao. Bukod dito, maaari ring sanhin ng mabahong hininga ang hindi maayos na pagdidieta, lalo na kapag kumakain ng mamantika na pagkain ang isang tao. Mabisang gamot sa mabahong hininga. Ano ba ang mga gamot sa mabahong hininga na nakikita sa ating kusina o nabibili kahit walang reseta? Dahon ng bayabas. Ginagamit ang dahon ng bayabas bilang gamot sa mabahong hininga sa pamamagitan ng pagnguya nito. Pumitas ng ilang malusog at sariwang dahon nito, pagkatapos ay nguyain hanggang madurog ang dahon sa bibig. Gawin ito tuwing umaga at bago matulog. Nakakabawas raw ng pagdurugo ng gilagid ang pagnguya ng dahon ng bayabas. Baking soda. Hindi lamang ginagamit sa pagluto ang baking soda, isa rin itong epektibong lunas sa bad breath. Kumuha ng isang kutsarita ng baking soda at tunawin ito sa isang basong tubig. Pagkatapos ay gawin itong pangmumog. Green tea. Maaari din humigop ng green tea na pangontra sa bakterya na sanhi ng pagkabulok ng ngipin at sakit sa gilagid. Ngunit sinasabing pansamantala lang raw ang epekto nito. Yogurt. Natuklasan ng ilang mga ekspertong Hapon na ang pagkain ng kalahating tasang yogurt ng 2 beses araw-araw ay nakakabawas raw ng bad breath dahil binabawasan nito ang sulfide compounds na sanhi ng pangangamoy. Pinakamainam ang pagkain ng yogurt na may halong lactobacilli bacteria. Abokado. Isa ring epektibong paggamot sa mabahong hininga ay ang abokado. Ang malapot at makatas na laman ng abokado ay mabisang panlinis kapag ninunguya. Nakakabawas rin ang abokado ng mga bakterya at tirang pagkain na naiwan sa iyong lalamunan. Chewing gum. Maaari rin pansamantalang makabawas sa bakteriyang sanhi ng bad breath ang panguya ng chewing gum na sugarless. Ito ay dahil ang laway ay nakakatulong sa paglinis ng bibig at nakakabawas ng bakterya. Tubig. Ayon sa saliksik ng mga eksperto, ang panunuyo ng bunganga ay nakakasanhi rin ng mabahong hininga. Mahalagang papel ang ginagampanan ng laway sa paglinis ng bunganga. Nagbubunga ang mga bakterya kapag walang laway ang bunganga at sa tuwing natutulog at panunuyo ng bunganga, kaya't bumabaho ito pagising. Nagkakaroon ng laway sa bunganga sa pag-inom ng purong tubig at hindi mga soft drinks o juice. Uminom ng hindi bababa sa 8 basong tubig kada araw. Pagsisipilyo. Pinakamainam pa rin sa lahat ang paglinis ng loob ng bibig araw-araw. Kabilang na riyan ang maayos at regular na pagsisipilyo at pagmumog ng malinis na tubig. Kung gumagamit naman ng postiso, linisin na rin ito araw-araw. Mouthwash. Ang pagmumog ng mouthwash sa umaga o bago matulog ay epektibo rin sa pagbawas ng mabahong hininga o bad breath. Ngunit makakabuti na itanong sa doktor bago gumamit ng mouthwash para makaiwas sa posibleng maging side effects nito. Kung ang lahat ng nabanggit ay walang epekto, panahon na sigurong magpatingin ka sa isang dentista. Mahalaga ang magpa-check up ng 1 beses sa 1 taon man lang. Maaaring magsagawa ang doktor ng teeth cleaning para tanggalin ang mga dumi at bakterya sa iyong bibig. Maaari rin siyang magreseta ng gamot katulad ng pwede mong gamitin para pansamantalang mawala ang mabahong hininga. Mahalaga rin na magpabunot ng bulok ng ngipin na siyang paboritong pamahayan ng bakterya.